Pragmatic Play at PG Soap. PG Soap. Okay. Ang galing niyo talaga. So, pasok. Ano sunod natin? Pasok po. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. Taga saan po kayo? Taga Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila. Ano pong dala natin? Ah, sir, denarius. Roman ancient silver coin. Wow, ang liit nito ah. Roman ancient coin. 55 BC. Parang ito yung mga napapanood ko sa abroad ah. Parang kinikilabutan ako ah. Lagay mo muna dito kasi hindi makita eh. Actually sir ah. Hindi lang pwede. May nakita ako sa website niya. Auto tinama. Auto. Kaya nagkaroon ako ng idea rin na dalhin dito. Meron naman lens mamaya. Nagkaroon din po akong dalhin dito. Nagkaroon ako idea. Saka sa mga comment ng ibang tao nung pinost ko. Kung legit yan, bakit hindi mo dalhin kay Boss Toyo para malaman kung legit. Oo, malagay ka sa parehas sa tao. So ito yan sir. Magkano? Sa ngayon sir, siya, wala siya, naka-auction pa lang siya sa December 9. Nakita magkano? Ko sa, wala pa po mo, ano? Wala pa. Wala. Magkano naman ang asking mo dito? 100,000. Alright. Kinikilabutan ako kasi parang madami akong, ay sorry, ulit-ulit pa lang, wala pala time mic. So, 100,000. Nakakakilabot yung mga gantong coins love kasi pinapanood natin syempre sa ibang show. Yung mga ganito, lagi ko pinapanood dyan. Very interesting yung mga ganitong klase na coins kasi hindi mo ito makikita na kung saan-saan lang. Yes, sir. Lalo na Roman coin, isa sa mga pinaka-sought-after na coin sa mga kolektor. Actually, sir, 1994 pa na sa akin yan. Yung time na nagbabarko ako. Bigay sa akin ng kapitan ko kung Greg yan. Okay. So, tawag tayo siyempre ng ating numero unong expert pagdating sa coins. Okay pa, sir. Ang nag-iisang at ang pinaka-pogi. Si Arman Dimaranan, ayan. Pasok, ayan. Ayan, ayan ang isa sa ating pinakamagaling na sa pagsusuri ng mga coins. Yes, sir. Papa Arman, kung real deal to, putyak, gusto ko to makita sa shop ko. Pwede mo ba tignan? Check natin. Siyempre, kailangan ni... Wala ka bang dalang ano dyan? Mga aparato ng mga microscope na... Ay, sa bulsa. Pero ito na lang. Yan na lang, ayan lang. Check natin kung... Ano yan muna? Yung bus niya is Apollo. Bus? What do you mean bus? Ito. Yung design na to. Yung design para, para malaman na may matutunan sa mga yan. Followers. Ito yung design na to. It's goddess of... siya si Apollo. Goddess of everything. Yan yung nakadesenyo dito. Then yung reverse niya, ayan. Si Cleo yan. Siya yung muse. Cleopatra? No. It's Cleo. Muse of history. Siya yung muse ng history ng Roman Greek. Okay. So, ewan ko kasi nakakapanood ako ng mga ganyan. Mm-hmm. Alam ko talaga may presyo yan. Oo. So, pero check muna natin. Bakit kailangan i-check? Kasi maraming replica nito. Okay, sir. Maraming souvenir. Okay. So, ang isa sa mga way ng pag-check nito is to look for the details. Second, yung technicalities niya. Kung saan gawa, okay. Kung anong metal, okay. Pangatlo, kung ano yung bigat, okay, yung timbang. Usually lahat yan. Yung technical aspect ng isang coin. Hindi lang kakalayo-layo. Hindi. Kailangan tama. Perfect. Mm. Okay. So ito check na, mo muna. Ito na ang final moment mo kung pera o bato. Ayan, malalaman natin. Pera o coins. Mukhang ano ah. Sinusuri ng ating expert paige. Bali, yung coin is a denarius. Ano yung denarius? Denarius is one of the ruler ng Greek noon, that time. Then, ang date niya is 55 BC. Yes. So, second, si-check natin kung dapat anong way niya. Usually ito, it weighs around 4 grams or 4.2 grams ang timbang. So, yun, kung bakit niya, tinimbang ko siya, kasi yung seaming niya, at saka yung edge niya,
hindi tama. Hindi tama sa isang Roman coin. Yes. Kasi itong coin na to, makinis yung gilid. Dapat? Which is unusual para sa isang hammered coin na makinis ang gilid. Tapos, hindi niya na-meet yung weigh ng isang coin, which is 4.4 or 4.2 grams. So, hindi siya pwede bumaba ng 4 grams talaga? Hindi. So, lahat ng Roman coin na ginis, hindi pwedeng bumaba ng 4? Hindi. Hindi siya pwedeng bumaba kasi yun yung weigh nitong coin na to. Okay. Eto, pwede siya bumaba ganito, even sir, though... Example, 3.8. Yan, ang mga sample lang yan. Oo. Sir, yung bus kasi at kagaya nito, yun yan, pinakita mo, iba yung disenyo niyan. Okay. Iba yung disenyo nito. Okay. Nag-gets mo, sir. Okay. Kaya ang bawat ano niyan, bawat coin sa ano sa Roman, meron silang design for specific states kung saan ginamit. Ito, ibang state to, yan, ibang state yan. This is a Pomponia Mass, yung coin na to. It was used in Rome at that time. Around 55. So, ano, sige, total nag-ano ka na din sa Google. Si-check ko na din kung accurate yung... Sige, sir. Ano ko? Meron pa siyang, ano, 3.7 something. Oh, yes. So, ito. Si. So, ayan siya, sir. Ayan yung coins mo mismo. So, ah, yan na yan siya. Iba yung nakita mo, sir. Okay, okay. So, lahat yan, akala mo minsan, yun na yun. Okay. Pero yung mga details niya... 4 point. Pero 3.7, di ba magkakatalo yun? 4 grams naman dito, hindi nagkakaano. Sir, iba pa rin yung ano niya. Misa, pero may dot yan. Ito, wala. Nag-gets mo, sir. So, every details yan, sir. May mga specific design sila for every state. So, doon nalalaman kung saan ginamit yung coin, kung sa anong state yun. So, sir, sa madaling salita, yung coins ko is? Hindi ko masabing replica or souvenir, pero it didn't fit or didn't meet the parameter of a paano talaga natin itong malalaman real na coin? Dadali natin sa grading? Yes, oh, pwede. Papagrade muna natin. So, siguro that's the best way? Oo. Oh. Kasi kung tunay yan, it's around 40 to 50K. Okay. Yan ang presyo niya. Sasubmit natin. Yun ang pinakamaganda. On that condition. Okay. Magkano, para may idea, magkano ba pasubmit dun siya? Meron Oh, kasi yung, pero silang ako, submit, yung meron may silang company submit, kami, company. Which is MR Legacy, we do grading coins. Even ancient coin. Pero gusto ko to. Pero kung original. Oh, kung tunay, oo. Oh. Ako sir, para sa akin, totoo kasi mismong kapitan ko ng Grego ang nagbigay sa akin yan. 1994 na nagsisiman ako. Actually sir, sa ano sa ibang bansa, akala ng ibang tao, kapag galing doon, tunay na. More of, kaming mga kolektor, marami na kami na experience eh. Yung kagaya nyo, balikbayan. They expecting something na yung token of appreciation or token of friendship na binigay sa kanya na isang kaibigan doon sa bansa na yon, akala niya malaki yung halaga. But when we check it, it's only a souvenir. So some of the holders, akala nila mahal yung hawak nila. Even though kahit sabi mong Griego siya, kung wala naman din siyang alam about the coins, so probably he doesn't know it as well. Pero may difference eh. Oo, malaki yung difference. Yung sa hair, na makikita mo yung hair, yung dahon, okay, sir. 8 siya. So dito is 6. Hindi, worn na yung iba. Worn na yung nandyan. Worn na, oo. Hindi umabot eh. Dito sir. Ah, ito 6 din. Up ito. Wali yan. Sa hindi pare-parehas. Coin, hindi pare-parehas. Yes, oo. So ang titignan mo dyan, yung disenyo niya, kung saan state binigay yon. O inisyo yon. Oo, kagaya nito, that was minted in Rome. Okay. For sure ako. Pero, kasi ito yung isa sa mga unang coins na kinolekta ko. Okay. Marami ko ancient coin. Okay. Actually, di ba yung video ko dun sa Chinoy TV, yung mga ancient gold coin na finiture dun, lahat sa akin yon. Okay.
So, ito, ayan, minted in Rome. Okay. Yes, sir. So maraming salamat, Sir Arman. Ako, may sasuggest ako sa'yo para magkatuloyan tayo. If papahiga, pa-grade natin yan. Pagka legit yan, babayaran ko yan. Kasi I want, wala pa akong room ko sa shop ko, di ba? Yes. So, for me, maganda siya na magkaroon ako niyan. Kaya nga, sabi ko nga maganda to. So, aso hindi lang tayo sure. So, magkano ba ang bayad sa ganun sa grading? Ancient coins, around 2.5. 2.5. So, kung papayag ka, grade ko yan. I will take care the fee. Pero pag yan nag-original, ibabawas natin yun okay. Sa buying price. Okay. But it will take 2 to 3 months before you get the result. Yes, kasi pinapa-abroad siya. Oh, sa abroad na dalhin yun eh. That was graded in space. Ito na mangyayari sa kanya, like this one. Okay, pagkakatawa na yung coins. Yes, kaganyan na siya. Okay. Di ba? Okay. So tapos, pero syempre, mataas din yung iniingin mo na 100,000. Magkano yung isang ganito? Check na din natin dito actually, makikita natin yung mga hammered price niya. Ganda eh, ang ganda ng mga gantong coins, kaso hindi talaga. So ito, it's a heritage kasi auction, ko, gusto ko to dito. 2016-2022, ayan, 2022. XF, probably the same as that, XF is 63,000. So dyan pa lang makikita mo na yung price na binigay ko sa'yo is quite near on the condition of the coin. Okay. So, ina-expect mong 100K, it's quite far possible as for the condition. Mm-hmm. So, siyempre, yeah, nakita mo sa siyempre, hindi ko bibili. Auction yan. Okay, siyempre, kailangan ko pa 2022. So, kung magkakasundo tayo, ipapadala ko yan. Kung yan legit, ako magbabayad. Kung hindi legit, ako pa rin magbabayad. Pero pag legit siya, babawas ko yung ginastos natin for the grading. Pero the last price na pwede ko siguro bilhin is around 35,000 pesos. Kung willing, so, tayo, willing ka naman, ikaw na magpa-grade sa kanya. Wala akong alam sa ganun. Boss eh. Bibigay mo na naman sa kanya, pero you will shoulder the expenses and kung fake siya, kung whatever, nasa yun yan. Dali mo na lang ulit sa akin. Siguro para sa akin, boss Toyo, feel ko naman talaga na original siya. So, ikaw na magpa-grade. Tingin ko, hindi ka naman matatalo. Okay, so okay ka sa 35,000. Kesa naman nasa akin na sa may pita ako lang na wala namang mangyayari, siguro okay na ako. Okay, sige. This is a deal. First time na deal na to. Hindi pa nabibili. Wala pa. Hindi pa natin syempre babayaran. Okay. Pagdating na yun dito. Okay. Kasi babawas ko pa yun dun eh. Alright, so babawasan mo siya. Pero at least, hindi pa natin sure kung legit kasi. Okay? 100% ako. So, basta kasi yun. Naman ako, hindi naman ako tatakbo. Dito lang okay. Ako. So, hindi ko naman sinabi tatakbo ka. Pero syempre, we do not know each other that well. So, okay. Syempre, for our security and safety lang. So, okay. Kukunin ko yung coins, okay, papagrade natin. So, after nyan, pagka original siya, papabalikin natin siya. Balik at babayaran natin yung remaining na okay, kulang. Okay, kasi gusto ko lang talaga magka-Roman coin dito siya. Okay, sir. Maraming salamat. Malaki tiwala ko sa iyo, Boss Toyo. Thank you po. Thank you. Sana orig ka. Sana orig. Orig yan, Boss Toyo, 100%. Salamat po. Thank you po. Thank you. So, yung coin dito, ipapagrade pa rin ni Boss Toyo na once nalaman ni Boss Toyo na legit yung item ko, babayaran niya sa akin kung ano yung napagkasunduan namin presyo at ibabawas na lang yung pinang-graded ni Boss Toyo dun. Dun lang, okay na ako. Tiwala naman ako. Thank you.